Hello everyone, good morning and happy Thursday! So ang ganda ng Thursday ngayon, mainit sa labas. So, andito na naman tayo. Alam nyo, pag nasa bahay ako, hindi ako makapag-real talk ng maayos. Mabuti pa yung spontaneous na nasa work ka, nagre-real talk ka. Ayun, lumalabas talaga yun. Yung mga katang isip or spontaneous na nasa isip mo. Hello everyone! Magre-real talk ako ngayon ng sandali lamang. Ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Or siguro maraming tao na nakaka-relate sa mga i-real talk ko ngayon. Like sa, naranasan nyo bang makipagkaibigan sa isang walang papel? Pero bago ko 'to sasabihin sa inyo, hindi ko nilalahat sila. Pero in my experience, ganito kasi yung nangyayari sa experience ko. Alam mo? Or alam niyo, yung mga taong walang papel, sila pa yung astang alam nila lahat. Sila pa yung astang mayaman. Sila pa yung astang ang talino-talino talaga nila. Alam nila ang lahat. Ang talino nila. Wala talagang taong makakalamang dun kung hindi sila lamang. At saka ang ingay. Yung mga bunganga, nako, hindi nabibig, bunganga talaga. Kaya, para sa mga taong hindi pa nakapag-experience, para aware sila na yung bang hindi na makikipag-close doon, wala naman problema kung nakakipagkaibigan. Then, syempre tayo pag may mga landslide tayo or mga kalahi tayo na mumblema, tinutulungan talaga natin, di ba? Dahil yun talaga yung ugali ng Pilipino, matulungin. Pero pwede na lang sa mga taong tumutulong tapos ano pala yung naghihintay ng kapalit, ilabas niyo yung mga taong meron talagang mabuting loob. Dahil sa nakilala ko na walang papel, alam mo, ang dami talaga niyang kwento tungkol sa akin, kesa ganito daw, kesa ganyan daw, whatever. May time pa yon na nagsabi siya or nagkwento siya na pinuntahan ko daw siya sa bahay nila dahil gigil ako sa kanya, galit na galit ako sa kanya. Tapos, binato ko daw yung bintana niya. Alam nyo, normally sa panahong yon talagang nanggigigil talaga ako sa kanya. So, may nasabihan lang ako na sa oras na makikita ko yung tao na yon, itutula ko talaga siya. Pero sa totoo lang, people, dala lang yun kasi ng galit ko eh. Dahil hindi naman totoo yung sinabi niya. Kung inihatid ko siya kung saan siya nakatira, hindi ko siya hinahatid at hindi ko alam kung saan yung bunong niya. Di ba wala kang papel? So, ibig sabihin, wala kang papel, walang pangalan dun sa baba kung saan ka nakatira. Hindi pangalan mo kung pangalan ng iba. At never pa akong nakapunta dun sa kanya. So, kumbaga, nakapanik dun sa apartment niya. Pero yun ang sinasabi niya. Nanggigigil talaga ako. Pero, alam ko naman, yung taong naghahatid sa akin ng gano'n, nakikipagkaibigan lang siya dahil galit pala siya doon. Eh, alam naman niya na minsan ako, yung bibig ko, na hindi makapagpigil, lalo na sa mga real talk ko. So, ako yung sinasabihan niya na sa totoo naman, hindi ko siya kaibigan. Kundi yun sinasabi lang niya sa akin dahil galit siya. Pero nang hindi pa siya galit, hindi niya sinasabi sa akin. Pero anyway, alam niyo na, yung ibang Pilipina gamitan lang ba? May mga Pilipina na hindi nila kaya magsalita, natatakot sila, whatever. O kaya kung sinasabi nilang ayaw nila ng gulo, na which is sila naman naghahanap ng gulo, di ba? So, sa mga people na nakaranas dito, sorry talaga sa inyo, kaya sa mga taong